Doc, paano mo ipoprotect yung skin mo? Pinoprotektahan natin yung skin natin sa pag-a-apply ng mga moisturizer. So, napakahalaga ito. At syempre, ang number one, especially ngayong summer, is yung sun protection, sunblock na tinatawag. Ang dami naman kasi nabibiling sunblock. Sa totoo lang, malilito ka rin. Ano? Anong dapat mong hanapin kapag bibili ka ng sunblock? Ang dapat mong hanapin is first, alamin mo yung skin type mo. So, kung oily ka or dry ka ba or acne prone ka. So, pag oily kasi, nire-recommend namin yung matte or gel. Tapos, cream naman kung dry ang skin mo. May nabibili pa lang na nun? Meron. Oo. So, dapat maingat tayo. Kasi yung iba, cream ng cream. Tapos, ang lagkit. Kasi mahirap ma-absorb ang cream eh. Pero sa dry skin, gusto mo naman well-hydrated. Tapos, gusto mo moisturize yung skin. Oh, yun. So, important yung skin importante type. Yung skin type. And next po, equally important is yung SPF. So, yung nakikita nyo yan sa mga label ng inyong sunblock, sun protection factor. Tama. Pataasan na sila ng number. Pataasan. Ibig sabihin pala ng SPF, sun protection factor. Ano dapat ang number doon? Dapat doon, kung daily application po, is SPF 30. Sa tindi, dahil na yun sa global warming, dahil na yun sa tindi ng init ng araw natin, SPF 30 po ang minimum. And above. So, we give as high as 50 pag sa face po. Kasi sometimes naman, kumbaga nagbabago na yung sunblock kung if you put higher SPF. Makikita nyo sa mga sunblock na ina-apply natin sa katawan or inilalagay natin during beach or sun exposure, as high as 110 meron. So SPF 80, 110, 100. So the higher the number, the better the protection? Does it actually follow? Konti lang. Konti lang yung difference. Kasi minsan sa mga studies nga po, ang nilalagay nila yung SPF 150. Pero totoo, in reality, yung protection niya, if you want the 90% protection, or yung nilalagay kasi nila doon is yung protection mo na hindi ka masasunburn. So, ganun po yun. Hindi alam ng tao yun. Oo, hindi rin alam. Kasi basta makita nila na higher SPF, yun ang pipiliin nila. So, hindi pala. Kahit 50 lang. Oo. So, kahit 50 or 80, if you have sun exposure, ang dapat po, nire-reapply natin after 2 to 3 hours. Ganun pala dapat yun. 2 to 3 hours, hindi ka pa nagbabad sa tubig. So, pag nagbabad ka sa tubig, yun po, kailangan umahon at magpatuyo at maglagay ulit. Agad. Yung reapplication ang hindi po nalalaman ng tao. Kasi sa kanila, once, nag-sunblock naman ako, ba't ako nasunog? Doon ka na magtataka. Kasi hindi ka nag-reapply. Magastos pala yun doon. Ilang hours before? Oh. Ilang usually, hours before ka bumabad o magbilad sa araw, dapat naka-sunblock ka. So, you have to apply it para ma-absorb na siya, saka para mas maging effective, 15 to 30 minutes before you do your sun exposure. Saan ba dapat yun nilalagay? Kasi buong katawan mo dapat lagyan mo ng sunblock. Kung magbe-beach po. So yung part na exposed, kunwari po office work, naglalakad ka, sasakay ka ng jeep, tatawid ka ng kalye, enough na po yung SPF 30. So kung alam mo na magta-travel kayo, maglalakad ng mahaba tapos may sun, you need to reapply po after 2 to 3 hours yung SPF 30 na nilagay mo. Hindi, saan nga? Saan part? Halimbawa, office ka lang. Bahay, office, nag-MRT, may portion na maglalakad. So, lahat lang na-expose sa sun. Sa ngayon, sir, in face and neck, yun na po pwede ang nire-recommend namin. Face not the and arms. Neck. Not the arms o wag na yung arms kasi magastos. O kung office ka lang. Face and neck lang. O kung beach ka, the whole. Kung beach ka, dapat the whole body protected kasi nakalabas po. At yung pananamit natin, kumbaga iba pag nasa beach tayo. Yes. So, mas maraming exposed sa sun. Direct exposure bang pinag-uusapan natin? O yung ganito nasa lilim naman, meron rin ba itong pahamak sa balat natin? Usually, kaya kami everyday nagpapa-recommend ng sunblock because of yung photo-aging. Tapos because sa mga ilaw na ginagamit natin, hindi naman LED. Yan, di ba? Meron din siyang UV. But yan, yung ilaw? Oo, computers. Kaya pala napapansin ko, hindi ka tumitingin doon, Duk. Parang dito ka lang talaga tumitingin sa akin. So pati takot yan, may UV. Diba? May UV. Computer screen, meron rin pala. Computer screen, no? Meron po. So, you get minimal amount dun sa mga bagay na yon. Pero imagine mo kung yung cumulative dose you get na. So, every day,
tapos everyday exposure, chronic exposure, pang matagalan, doon na tayo nagkakaproblema. Kasi pansin nyo, yung iba may pigmentation, kahit office naman ang work nila. Pero si Ate B parang hindi naman tumatanda. Sunblock kaya ako ng sunblock. Na-expose si Ate B sa ilaw, parang hindi naman. Lagi siya naka-sunblock. Pero totoo, sunblock primer. Dok, yung oral, may narinig ako oral sunblock. Effective rin ba yun? Effective din siya. May mga studies that would show na, so a few hours before, yung mga golfers kasi usually yun eh. Kasi minsan, syempre, nandun na sila sa field. So, nag-a-apply sila ng sunblock pero hindi enough. So, they take the oral sunblock. So, konti lang yung mga oral sunblock na available sa market. Yung UV ng mga damit, may mga UV protection ng mga damit, di ba? Meron siya. Parang meron ding effect siya, ma'am. So, sinusuot siya, basically, parang ina-absorb yung pigmentation or binablock, nire-reflect yung sunlight. So, you get ang ina-absorb mo, konti na lang. Hindi, so, para lang sa parte na may damit. Tama po. Hindi mo pwede ilagay yung damit dito sa mukha mo, di ba? So, sa mukha mo, ang usually nire-recommend natin, mag-hat ka, wide-brimmed hat kung nasa beach, tapos importante yung umbrella. Nasa office ka, may gano'n ka. Di ba? Hindi patrol. Naman pwede, di ba? Pero kasi sabi ng isang doktor nung nag-guest namin, hindi kailangan mo ng sun exposure. Maganda yan para sa kalusugan mo. So, paano ngayon i-reconcile? Kailangan mo raw ng vitamin D do. Yes, kailangan din naman talaga. Kaya yung mga bata rin, pinapaarawan natin, di ba? O, so gusto natin kasi pagka mga vitamin D deficiency, marami naman pong sakit ang nakukuha doon. So, wag lang tanghali. That's what you're lang, saying. Yung 7 oras. To 8, gano'n. 7 to 8. So, before 10 actually, pwede. So, ang safest is 7 to 9. Okay. Pero ngayon, napakainit na ng 10. Yeah, 7 to 8 na lang. So, safest talaga natin 7 to 8. Oh, sige. 7 to 8, 9. Gano'n. Eh, paano yung maliligo sa burak? Halimbawa, di ba? Siyempre, hindi ka gigising ng maaga kasi nag-gumimik ka kinagabihan, di ba? Para mag-swimming. Hindi mag-swimming ka ngayon mga 9 or 10. Good Ibig luck. Sabihin, delikado yun. Oo. So, doon na kailangan silang maging vigilant sa pag-apply ng sunblock natin. Dok, kanina yung case study natin, nag-allergic reaction siya. Mm. So, before applying sunblock all over your body, dapat ba gagamitin mo muna sa isang parte ng katawan? Wag ganun ba yun? Parang skin test? Or hindi natin alam kung dun siya nag-react dun sa sunblock mismo or there are other products na she was applying. Tapos nakita lang natin yung reaction during sun exposure. Mm. So, during UV radiation lang. Yung UV rays lang ang naka-ano sa kanya. Then, sun exposure. Point data niya is yung produkto, pwede bang skin test mo para malaman mo kung may allergy ka with the sun? Like, pakonti lang munang ganon. O di, pupunta ka sa sun ngayon. Meron kang photo. Pwede, para photo testing. Photo testing. Pero mas maganda, dun mo siya i-apply dun sa sun exposed. So, kung sa face, pwedeng maliit na bahagi ng face para malaman po kung allergic. Yes. Ano yung active ingredient? Matuto tayong to read the label, no? Mm-hmm. Ano ang importanteng ingredient ng sunblock? So, sa sunblock, ngayon nilalagyan na nila ng mga zinc oxide. Ito yung mga shock reflector, sunblockers. Kaya sunblock siya, titanium dioxide din. So pag yun, hinahanap natin sa mga sunblock. Yun dapat ang hanapin? Yun ang hanapin. O yun ang iwasan? Yun ang gusto mo. Yung iba kasi sir sensitive doon. So very relative din yung paggamit doon sa mga sunblock titanium na yun. Titanium dioxide? Yes, and zinc oxide. Okay. Pero so, siya para note, hindi para sa lahat yan, ha? Hindi para sa lahat. So minsan kasi may mga hypersensitivity reactions kaming nakita na with the use of titanium dioxide. Yes. So pwede rin natin sunblock na may moisturizer. Yeah. Yung may mga glycerin and ceramide. So, pag may mga, yung sunblock at may moisturizing property na siya, napakagandang combination. Okay. Kasi, di ba, nagiging dry ang skin natin with the sun exposure. So, kailangan na-hydrate yung skin at the same time protecting. Yung point dyan, pumunta kayo sa dermatologist muna. Opo. Bago kayo gumamit ng produkto. True. Parang gano'n ang gusto niyang sabihin. Diba? Para po may guidance on what to use and the right product for your skin. At pag nag-astringent, nandiyan na lang si Dok. Pag nag-astringent, di ba hindi dapat nagpapaaraw? Oo, grabe. Mga tao, astringent, ala, kus. Oo, marami tapos nagpapaaraw ko, lalo iitim. Oo, marami po kami nakikita kasi basically, ang use nung astringent is i-peel off yung skin. Oh. So, especially yung mga pag-astringent kasi alcohol-based. Kasi may mga toner naman na hindi alcohol-based. Mm. So, kung astringent yan, sure kami na meron niyang
peeling off. So okay, harsh siya sa skin. See? Kung may maling paggamit. Kasi what? Makita naman natin yung iba, gumaganda naman yung skin. So once pinil off yan, ang kulang is hindi nila nare-realize, kailangan protektahan yung na-peel off na skin. Correct.